Quezon Avenue, Quezon City, Quezon Province, pati sa 20 pesos. Kung tutuusin, parang Rizal din ang dating niya. Depende kung saang bahagi ka ng Pilipinas, malamang ang buhay mo ay may kinalaman kay Quezon. 1944 papatay, pero ramdam na ramdam pa rin natin si Manuel Luis Quezon. At may dahilan nga naman kasi sa ating kasaysayan hanggang ngayon. Ibang level na nilalang itong tisoy na ito. Walang katulad. Ang napakakulay na karera ni Quezon, markado ng mga matitinik na diskarte. Na masaka-elibs pag inisip mo kung gaano kakomplikado ang mga panahon at mga sitwasyong ginalawan niya. United States of America. Nagawa niyang maabot ang pinakamataas sa antas sa gobyerno habang ang bansa ay nasa ilalim ng mga Amerikano ang maging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Politician is someone that makes things possible, that make things happen. Mm-hmm. And Quezon nga, not only a visionary, but he's also a constructor and builder. Mm-hmm. So he's a true quintessential politician. Grabe, napanood ko to sa sine dati, ito yung lumipad eh. Yung sa pelikula ni Tito Vic and Joey, yun yun ba? Yung naging spaceship sa dulo. Ang pinagsasabi mo? Masa pelikula, parang yung tore na yan. Dambana ng presidente yan. Dambana ba yan? Oh. Ibig sabihin, libingan yan, ganon? No, grabe naman. Oh. Alam mo ba, John, ito? Oh. Ano ba yung definisyon natin ng isang modernong politiko? Dapat kasi, pag politiko ka, matalino ka, siyempre, matalino. Magaling. Oh, magaling. Oo, oh. Tsaka magaling magsalita. Mahusay lumaro ng iba-ibang pwersa sa ating lipunan sa isang panahon na napakakomplikado ng ating kasaysayan. Yung panahon ng mga yan, yung mga lumang panahon. Oo, oh, panahon nila. Oh. Natabanggit mo nga, siyempre, performer. Pag nasa yung tablado, oh, ibang klase. Talagang mapusok. Ha? Pero mga kapatid, sinasabi nila na si Manuel Quezon daw ang quintessential Filipino politician. Mm-hmm. Ano ba yung sabi ng quintessential? Ewan ko, pwede nga bang pagbalansin ang personal na ambisyon sa mga hangarin ng inang bayan? Galawang Quezon yan, to. Ay, galawang Quezon yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi dito sa History. Tara! Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Magsisimula ang kwento ni Quezon sa Baler sa probinsya ng Tayabas. Sa isang bahay na ganito raw ang itsura. At sinasabing dito raw mismo sa eksaktong lugar na to ang lokasyon ng bahay na kinalakhan ng batang Manuel. Nagsimula siya talaga sa sinasabing humble beginnings, no, nung in the 1880s when he was born in Tayabas, which is now part of Baler in Quezon. At para sa dating senador na si Edgardo Angara na kababayan at sumulat din ng talambuhay ni Quezon, hindi naman katakataka na maging idol nila ito. Si Quezon, tingin mo yun na, galing sa maliit na bayan. Pumunta sa Maynila, mm-hmm, naglakad, mm-hmm, na mga bayo, mm-hmm, para lang makarating sa Maynila, nag-aral, nagpa-alila. Alila, mm-hmm, siya ng mga Dominican sa letran eh, mm-hmm, para makapag-aral siya. Talagang dedicated siya na he will improve himself. Bago pa siya naging politiko, itong si Manuel Quezon ay isang sundalo na bahagi ng hukbo ni General Emilio Aguinaldo. At mga kapatid, ha, lumaban pa yan ng Filipino-American War. At dito sa larawang ito makikita mo, sa isang major, isang komandante na may swabing bigote. Sa panahon ngayon, kinuha na ng star cinema yan para maging artista, di ba? Kasing swabe ng bigote ko. Fourth place sa bar exams noong 1903, mula noon ay wala na rin nakapigil sa tuloy-tuloy na lang na pag-angat ng karera ni Quezon. Naging piskal sa Tayabas at di naglaon ay nanalong gobernador. At mula nung maging kinatawan sa Philippine Assembly noong 1907, mas lalong tumodo ang pag-angat niya sa mundo ng politika. Gusto ko na mag-surf eh. Ano bang ginagawa natin dito? Tignan mo to, oh, nakarelax na relax pa. Uy, alam mo ba? Oh. Sa lahat ng mga estatwa ni Quezon, oh, sa Pilipinas,
Ito na yata ay mukhang pinaka-relax na relax dito sa harap ng Museo de Baler. Wow. Ha? Tingnan mo kasi karamihan ng mga statue yung mga naaganon eh, mga galit na galit eh. Fiery. Ito wala, chill lang, relax lang. Pero gusto ng mga tao yun, Lord. Alam mo kasi, no? Kung ideal president ang matuturing mo kay Quezon, sinasabi nila, no? Eh mukhang lahat ng katangian pasok sa kanya. Kunyari, matalino. Check. Yan. Madiskarte. Check. Mm-hmm. Mahusay. Check. Mm-hmm. May karisma, popular. Check na check. Yan. Di katulad ni Mar. Maloko, John. Kaibigan ko si Mario, ah. Si Mar naman yung, hindi naman si, huwag ganun tol. Siguro, siya yung sinasabi natin yung unang-unang requirement na maging malapit sa tao, which he was, no? He was close to the people. He was very popular in Tayabas, no? Considering na he left Tayabas when he was a young man, no? Performer din daw kasi si Kuya, lalo na pag nagtatanong pati. Ang mga politician of his generation, talagang fiery, kumuntalumpati, almost kung ngayon, judged by standards ngayon, bombastic. Diba? Mahilig si Quezon sa mga magagarbong pananamit. Kumbaga sa ngayon, fashionista. Literal na makulay ang pagkatao. Green ang panyo, puti ang pantalon, blue ang ano-ano, iba, multicolor ang kanyang kuhan, ang suot. So talagang, kumbaga sa colorful character. Maliit lang pala ni Quezon, 5'6 lang siguro yan, tol, matangkad pa ako dyan, oh. Tignan mo na yung boots, ang laki pala. Sabi niya, pag malaki, malaki din yung medyas. Kasi sa picture, parang malaki siya, parang no? Malaki siya, Bukod sa pagiging popular na presidente, aba, chick magnet rin daw itong si Manoy. Si Manuel pala. Si Quezon, pag makita mo ang larawan niya nung kabataan niya, mas na hindi niya sabi sa babae, oy, maglaglag ka ng panty. Babae nang naglalaglag ng panty. Pero, hindi mo rin naman masisisi ang mga kababaihan. Guwapo, mistiso, magaling manamit. Tol, alam ko na sa bahay tayo ni Doña Aurora, pero... Dito sa Baler. Pero pwede mo mag-surfing na tayo, kaya nga tayo nandito. Alam ko, relax ka lang. Bago ka muna mag-surf, may kailangan kang malaman. Ito si Doña Aurora. Ito si Quezon. Mag-asawa sila, di ba? Mm-hmm. Pero dapat mong malaman na ang nanay ni Manuel at ang nanay ni Aurora ay magkapatid. So si Doña Aurora at saka etong si Quezon, yung mga magulang nila, magkapatid. Magkapatid, yung nanay nila. Since birth. Pwede. Pwede. Posibilidad. So ibig sabihin, magkasin sila. Magkasin, ha? Magkasin, ganda. Magkasin. Tahan. Mm-hmm. Si Doña Aurora ay isang napakagandang bata nung panahon na yon. Si Doña Aurora nung panahon na siya ay bata, doon na halos nakatira din kila President Quezon. Hindi ko ba naging iskandal ang dating noon sa komunidad ng Baler nung panahon niya? Hindi naman po, kasi yung mga tradisyon na humubog sa atin noon, nung panahon na yon, ang yaman ng tao hanggat maaari hindi mapalipat sa ibang pamilya. Siya lang ang presidente na hindi kinasal sa Pilipinas, sa Hong Kong, sapagkat ang ginawa niya ay bawal sa batas ng simbahan. Pero may mga chismis pa na hindi lang magpinsan ang dalawa, kundi magkapatid rin daw. He was already running for president at that time. Hindi naman ito na-prove. No. But the only thing that can be proven, of course, was that they were first cousins. Ganda ng kotse. Ganda, tol. Pwedeng lagyan ito ng surfboard sa taas. Pupunta na ako dyan sa Sabang Beach dito sa Baler. Di ba? Relax ka lang. Teka muna. Pero sa likod raw ng pagiging guwapo, suabe, makabayan at matalino. Ay, tol, ang chismis daw, ang lolo nyo ay magulang at ambisyoso daw. Sabi, ambisyoso, magulang daw. Yun daw yung sinabi nila, tol. Yari ka, sabay, tol. Yun yung sabi lang naman yun. Saan damit mo? Surf nga eh. Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo, Mene. Oh. Ilang oras biyahe natin? Sayang oras natin. Haler! Nasa Baler kaya tayo. Kaya nga tayo nandito para mag-surf eh. Para mas maganda yung katawan. Para sa mga chicks, tol. Chicks? Oo. Ano ka ba? Sabi kayo mga chicks-chicks yan eh.
Mga kapatid, alam mo ba, early part pa lang ng karir ni Manuel Quezon, nagka-problema siya sa ganyan, sa Mindoro. Chicks-chicks baka mo. Sige! Magnet ng chicks, pero magnet din ng kontrobersya. Kwento-kwento, nung sundalo pa lang daw ito, ay may pinakasalan na siyang isang morenang dalaga sa Bataan. Ang yung asawa niya sa Bataan, actually, kinukuha naman yun ni Quezon. Gusto niyang dalhin sa Maynila, but ayaw ng babae. Talagang taga-probinsya. Ang malupit pa, taong 1904, nakakasuhan pa raw siya ng rape nung siya'y piskal pa lang sa Mindoro. Isang lokal lang Mindoro raw ang nahulog sa patibong ng lolo niyo. This happened around February 1904 when a certain Tomasa Alcala, no, was 17 years old at the time, no, accused Quezon of rape. Umarap sa korte si Manuel at siya na rin tumayong abogado sa sariling kaso. Pero sa lahat ng alibi sa kanya yata ang pinakamalupit. Gawin ba namang excuse ang pagiging pogi? Sinabi niya, with this kind of face, do I need to rape someone? At matapos niya sabihin yun, siyempre, sinasabi, guwapo naman yung tao, ba't nga ba siya manggagasa? And the story was, the case was eventually dismissed. Ang mga Romano ay merong Diyos na pangalan Janus. Itong si Janus daw ay may dalawang muka. Doble cara, ika nga. At mga kapatid, merong mga historiador na nagsasabi na bilang politiko, ganun daw si Manuel Quezon. Doble kara. Kapag kaharap ang mga kababayan, bukang bibig, kasarinlan. Pero kapag kaharap ang mga Amerikano, nag-iiba ang tono. Una sa listahan ang pagharang di umano ni Quezon sa Jones Law na nagbigay na sana ng maagang otonomiya sa bansa. Kung di niya raw ito pinigilan, baka raw nakamit na natin ang kasarinlan mula sa Amerika noon pa lang 1916. Ang problema sa Pilipinong taong bayan, madaling makalimot. May isa pa yung Fairfield Bill ng 1921 na dapat malaya na tayo. Shunot down yun ni Quezon. Enjoy na siya sa pagiging presidente. Enjoy na siya. Taong 1933 naman nang nakadelehen siya sina Senador Sergio Osmeña at House Speaker Manuel Rojas alias Misyong Osrox ng isang bill mula sa mga kano para sa independence ng bansa, ang Hair Hoss Cutting Bill. Pero dahil sa pangambang mawala siya sa eksena at matabunan siya nila Osmeña at Rojas, hinarang ni Quezon ang Hair Hoss Cutting Law. Ang kanyang rason, dapat raw ay immediate independence at dumiskarte ng sariling bersyon, ang Tidings McDuffie Act. At dito niya nakumbinsi si Pangulong Roosevelt ng Amerika. Pero kung titignan niyo ang Hair Hoss Cutting Act saka ang Tidings McDuffie Law, pareho. Ang pagkaiba lang yung mga military bases. That shows really the flexibility and the agility of mind and movement of and action of Quezon. Tumaksyong kagad siya. Ang nangyari, bumalik siya sa Pilipinas, ang sabi ng mga Pilipino, talagang napakagaling to si Quezon, nakakuha na naman ang ating promise of independence. That's the flexibility and the creativity and the dynamism Quezon possesses. Noong 1935 elections para sa Commonwealth Government, nagtapatan si Quezon at Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo. At umiral na naman daw ang pagiging tuso ng lolo nyo. Abay, ipahukay ba naman daw at i-display ang mga boto ni Bonifacio at buhay ng issue sa pag-utos ng pagpatay ni Emilio sa Supremo. Taong 1935 nang unang naging presidente ng Commonwealth si Quezon at ang kanyang naging bise, ang kanyang constant karibal na si Sergio Osmeña. My supporter. Pero kasabay ng pagbabago ng estado ng bansa, si Quezon na rin ang naging pinakamakapangyariang Pilipino noong mga panahong yon. Hawak niya ang pinakamalaking makinarya sa politika. Sinasabing kontrolado niya raw ang halos lahat ng sangay ng gobyerno. Ang National Assembly raw ay sunod-sunuran lang sa kanya. Rubber stamp, ika nga. Ni hindi niya nga raw halos hinatian ng kapangyarihan ang bise niyang si Osmeña. At ayon pa sa ilang Amerikanong komentarista, may mga pagkakataon din daw na halos may galawang diktador na rin itong si Quezon. At noong 1941 elections, dito palalong naging solido ang hawak ni Quezon sa gobyerno. Sweep ang lahat ng 24 kandidato niya sa Senado.
Grabe ang power sa nakapaloob sa posisyon ni Quezon. Sa katunayan nga raw, ang konstitusyon noong 1935 may isang probisyon na gagamitin Ferdinand Marcos para ideklara ang martial law 35 years later. Pero dahil napaka-kontrobersyal talaga itong si Manuel Quezon, ang mga kaso laban sa kanya, mga issue, nako, parang mga pa-baby girls. Walang makakapigil. Tama na! Walang makakapigil sa amin! Tama na! Tama na! Noong mga panahon nagsisimula ng umihip-ihip ang mga hangin ng digmaan, bumiyahe raw si Quezon sa Japan noong 1938. Ang pakay niya, para makiusap daw na huwag idamay ang Pilipinas kung sakaling magkagera. Pero Enero 1942, nangyari ang pinangangambahan. Dumating sa Pilipinas ang mga Hapon na walang kahirap-hirap. 1942, bumiyahe si Quezon at Ismeña papuntang Amerika. Ang turing sa kanila, government in exile. At kahit pa nasa Amerika siya at maluba ang sakit, abay, nakahanap pa rin ng pagkakataon itong si Quezon para magda moves na subukang pahabain pa ang kanyang termino. Eksaktong 1943, November, na matatapos ang term ni Quezon, ang papalit dapat si Ismeña na. So, but ang argument ni Quezon, na dahil sa nagkaroon ng gera at ang Commonwealth Government ay in exile, suspendido ang Philippine Constitution. Yun ang inargue niya, no? At pero nung una umayaw yung cabinet niya, na the cabinet in exile, at sinabi, you have to follow the Constitution. Upo dapat si Ismeña. Pero ang nag-give way daw ay si Ismeña. Pero sa huli, ang gobyerno ng Amerika ang nagdesisyon na suspindihin ang kapangyarihan ng 1935 Constitution. Siyempre pa, di kanino pa paborito. Personally, I think Quezon wanted to extend his term of office. No? Maraming sinasabing malaki ang ambisyon nito. Ni Quezon talaga na maging magpatuloy at maging unang Pangulo ng Republika. Kasi 46 talaga tatama ang Republic. Eh, no? At he wanted also to be the last Commonwealth President and of course the first President of the Republic. Yun nga lang, August 1, 1944, namatay si Manuel Quezon sa Saranac Lake sa New York. Pero mga issue sa kanya, hindi pa rin mamatay-matay. Oh, ang probinsya ng Tayabas, ginawa niya probinsya ng Quezon. Yung monumento niya yan, plinano na niya yun noon pa. Itong siyudad ng Quezon, kanya yan. Siya inappoint niya mga tao. Nag-create niya. You are the chief of police. You are the mayor. Yun, establishment of Quezon. Epal yun. Pero kung meron daw dapat suriin ang mga estudyante ng kasaysayan sa pamumuno ni Quezon, ito raw ang komplikado at mapanlinlang na ugnayan niya sa mga Amerikano. Mutually advantageous yun. I scratch your back, you scratch my back. At si Quezon ay dependent sa mga Amerikano. Kaya nang nagagawa niya, ang mga gusto niya, binibigay sa kanya ng kano. In return, ibinibigay rin niya ang gusto ng mga kano. Pero may ibang pananaw dito, si Senator Angara. Sa tingin mo, Senator, bakit siya gustong-gusto ng mga Amerikano? Hindi siya gusto. In fact, ayos siya ng mga Amerikano dahil he's too clever for them. Na isa niya, na-outwit niya mga Amerikano. Mm-hmm. But you know, Americans, kahit na they don't like you, but if they see yung magaling ang leadership mo. Mm-hmm. So they see in Quezon the potential of a great leader. Mm-hmm. At kahit ano pa ang issue na iba to mo, hindi maipagkakaila ang dahilan kung bakit nagdiriwang tayo ngayon kapag buwan ng Agosto. Mm-hmm. Di ba yan ang pangarap ni Rizal? Mm-hmm. Kailangan we should have a Filipino nation. But you cannot have a nation if there's no common language. Mm-hmm. So Quezon again implemented that vision. Dahil birthday ni Quezon. Di ba sa August 21? 19. Marunong ka pa eh. 21, binaril si Ninoy. Kaya mga kapatid, yan, si Quezon ay tinaguri ang ama ng wikang pambansa. Siya ba naka-invento ng Tagalog? Kaya tinawag si Quezon na ama ng wikang pambansa pagkat pag binibigay galang, ikaw ang presidente. But kung sabihin mo na ideya niya ang pagkakaroon ng wikang pambansa, no? Galing ito sa grupo ng mga samahan ng mga
Makata. Pero eto ah, marami nagsasabi na masyado yatang naging mabait ang mga historiador kay Manuel Quezon. How to hold the country and knew how to be a president. That's, I think, is what is lacking among politicians today, how to be a president. And the only closest thing I have that probably who's still living today is Ramos. No, who knew what being president was like and who knew the perks of being a president. Kailangan siguro yung leader mismo, yung mga leader natin na mag-remind sa young generation. Ba't kailangan kundi sila exemplar, no? Magandang halimbawa, na yung hindi tumitingin sa nakaraan ay hindi talaga makabuo ng mas magandang hinaharap. Pero si Dr. Derry, hindi talaga bilib. Ang tatakbo na naman dyan kay Quezon ang sarili na niya mang interes kung saan gaganda ang kanyang pangalan. Hindi naman kung saan magsusurvive ang Pilipino. Nang dahil sa kanya, kaya nagkaleche-leche ang Pilipinas. Pero wala sa maliit na bayan ng Baler ang mga labi ni Pangulong Quezon. Sa isang dambuhalang pangalan, kinakailangan din ng isang dambuhalang dambana sa puso ng lungsod na pinangalan sa kanya. Mga kapatid, merong tinuturo sa atin ang ating mga guro at ang ating mga aklat. Pero kung susuriin mabuti ang kasaysayan, ibang Manuel Quezon ang ating makikilala. Nasabi na si Quezon daw ang quintessential Filipino politician. At kung sinasabi nila na ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi, winner ang lolo mo. Tingnan mo naman to. Sinong presidente ng Pilipinas ay may ganito klaseng puntod? Yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera nagsasabing, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po ang Pilipinas.